Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Ngayon ay Miyerkules, 17 sa buwan ng Enero. Pasadahan muna natin ang ating mga balita ngayong araw. Presyo ng galunggong bababa sa darating na Marso. Imbis na ayuda, mga magsasaka bibigyan na lamang ng buto, gayon din ng binhi. Mas lalamig pa ang panahon sa susunod na linggo ayon sa PAGASA. At sa balitang pangrehiyon, paghigpit sa mga rider na walang lisensya. Sinimulan na po dito sa lalawigan ng Marinduque. Gayun din sa iba pang mga lalawigan sa buong rehiyon ng Mimaropa. At sa ating balitang panahon, DOH muling nagpaalala sa mga sakit kapag panahon ng El Niño. At atin naman pong tunghayan ang ating mga nilalaman ng ating mga ulo ng mga balita. Posibleng bumaba nga po sa darating na Marso ang presyo ng galunggong sa merkado. Ito ay dahil matatapos na ang closing fishing season ngayong buwan ng Enero. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na sa kasalukuyan ay nasa 240 ang presyo ng galunggong kada kilo. Ayon kay Laurel, asahan ng mas maraming huli ang mga mangisda pagsapit ng buwan ng Marso, kung kaya magiging mababa na ang presyo nito sa 130 hanggang 150 kada kilo. Iginiit pa ng kalihim na ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang aquaculture sa bansa dahil kailangang maparami ang isda sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga habitat nito at pagpahingahin ang mga fishing grounds ng ilang taon. Ipinag-utos din umano ng Pangulo na palakasin ang seaweed industry para may dagdag na kabuhayan ang mga mangingisda. Sa ngayon, sinabi ni Laurel na may ayudang ibibigay ang DA sa mga mangingisda gaya ng bangka, kooperatiba at iba pa. So atin munang iugnay ang balitang yan, ano, makipag-erguhan po kayo mga kababayan, makipag-talakayan po kayo sa akin at ipaabot nyo sa akin ano ang inyong sentimiento dahil sa kabuuan, alam nyo po ako ay frequent o hindi pala frequent kundi regular po akong namamalengke at alam na alam ko ang presyohan ng isda at alam nyo po ang aming tahanan dyan sa may bayan ng Torrijos ay nasa ang likuran namin ay dagat, ano po. Pero minsan ako ay nalulungkot dahil pag ako ay nabili minsan ng isda, talagang ang kilo ng isda ay inaabot na ano sa 200. Kaya ako ay pag naririnig ko na ganyan ang presyo ng isda o ang kilo ng isda, ano. Eh parang nalulungkot ako dahil totoo yung inasabi ng marami sa ating mga kababayan na ang atin pong lalawigan ay nasa napapaligiran ano ng karagatan yet napakamahal ng kilo ng isda sa ating probinsya. Kaya minsan nauugnay ko ang bagay na yan nung ako ay munti pang bata dahil nung araw ang presyo lamang ng kilo o ang kilo lamang ng isda ay talagang hindi pa naabot ng 50 kilo per kilo. Pero ngayon talagang napakamahal na ng kilo ng mga isda, napakamahal na talaga ng mga bilihin. Sa inyo po bang mga pamilyang bayan
Diyan sa ating mga kababayan, sa inyong mga barangay, magkano po ba ang kilo ngayon ng galunggong dyan? Ano? I-commento nyo daw po sa ating comment section box para ating malaman sa iba-iba ang presyo siguro. Sa halimbawa, pag pumunta ka, parang yung kilo din o yung kilo din ng ano, no, ng karne. Pag pumunta kita sa bayan ng Torrijos at pag pumunta kita dito sa bayan ng Santa Cruz o dito sa bayan ng Buenavista, medyo iba-iba ang presyo ng kilo ng mga naturang produkto, ano. Pero dito sa balikan natin ang presyo ng kilo ng galunggong. Magkano po ba ang kilo ng galunggong sa inyong barangay o sa inyong mga pamilihang bayan? Ano, eh talaga ba o tayo ba ay kasi itong balitang ito ay pang-national, ano po. Pero sa kabuuan kaya dito sa ating lalawigan, maaasahan ba natin na sa mga darating na mga buwan, particular sa buwan ng Marso, base sa impormasyon o sa mga pahayag na ibinigay ng Department of ng Agriculture, eh talagang bababa daw po ang kilo mula sa 230 kada kilo ng galunggong sa merkado. Sa Maynila po itong pinag-uusapan natin, sa Kabuuan, ano po, eh bababa daw yan ng 130 to 150 kada kilo. Pero dito sa probinsya, minsan talaga ang kilo ng isda nasa 200 pesos. Ano, nung kamakailan nung pag-uwi ko, bumili ako ng isda at ito'y lumahan. At ang kilo nito ay 200 pesos. Sumataginting, ano. Minsan na iniisip ko rin, minsan, ano po, mga kababayan, and for sure makaka-relate ang ating mga kababayan dito. Ano, for sure makaka-relate yung ating mga kababayan kapag ka, paano nga ba yun, ano? Ako, napapaisip din ako. Ang ating, kung halimbawang kita ay na-income, kagaya ko, ma-income ako ng 350 pesos sa isang araw, ano? Tapos ang kilo ng isda ay 200 pesos. Paano nga ni naman mapapagkasya? And then may isang nanay akong nakausap, ano? Paano niyo po pinagkakasya, ano? Ang ganyan pong, ang ganyang sistema na hindi na nga, minsan kulang na nga tayo income, pero napakamamahal ng mga bilihin sa merkado. So, naisip ko, sabi nung nanay na nakausap ko, ang ginagawa daw niya, mabili daw halimbawa ng isang kilo, yun daw ay aulamin na nila sa mga siguro hanggang dalawang araw, siguro isang sapnaan o yung sa isang kainan, halimbawa kung tanghali man yan, edi may isda, and then siguro yung kain naman sa tanghali o kain naman sa gabi, o edi siguro gulay naman, ano, yung inagawa nila. So talagang hinahangaan ko rin ang ating mga, sabi nga po, yung ating mga nanay at ang ating mga siyang nag-budget ng mga binibigay, ano, o ng mga budget para sa tahanan, paano napapagkasya ang ganyang mga budget o ang ganyang amount kung ang halaga ng mga bilihin ngayon sa ating mga pamilihan ay talagang nagtataasan. Kaya sa lahat po ng mga magulang, sa lahat po ng mga nanay at mga tatay, mga lolo at lola na nakatunin ngayon at kayo po ay nakikipagkwentuhan, nakikipag-ugnayan, nakikipag-talastasan sa inyong lingkod sa ating programang Erguhan at Balitaan, aba ay maaari pa kayong magkomento, maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating comment section box at the same time sa atin pong television o sa atin pong hotline number, pwede po kayong tumawag 0923-729-9113 para po makita ko ang inyong mga sentimiento. Ano, yung mga nanay po dyan, pwede po kayong makipagkwentuhan sa akin. Pwede po kayong makipag-erguhan sa akin habang ako po ay nasa ere. Paano nyo napapagkasya, ano, ang ganyang mga budget, lalo pa at pataas ng pataas ang mga bilihin, lalong-lalo na yung mga pangunahing bilihin sa merkado. Gayun din sa ating mga kababayan po, ano, na siguro ay nakatunin ngayon, gusto na is kumalaman, magkano ho ang kilo ng isda, o particular itong galunggong, sapagkat yan yung sinasabi nila na pangkaraniwang at pangunahing mga pagkain, o pangunahing isdang binibili ng ating mga kababayan sa mga pamilihang bayan. Magkano po ang kilo ng galunggong? Magkano ang kilo ng isda? O sabihin natin, o dito na lang sa ating probinsya, magkano po ang kilo ng burot-burot sa inyo pong mga barangay, sa inyo pong mga pamilihang bayan? And magkano po ang kilo ng ano pa yung isdang sikat sa atin ay tulingan? Yan.
komento nyo naman po para aware kami kung sa Torrijos minsan 260. Pero ang kagandahan naman ng aking mga kababayan dyan, lalong-lalo na yung mga kabarangayan ko sa may barangay Buangan, napakababait. Kapag marami, nung there was a time na nandun ako at talagang ang dami nilang huling isda, eh ako ay nakipag sabi la ang sa amin na yung lumaot nag-jumper ay nung tumabi na ay di nakipagbara ako ng bangka, tapos ako binigyan ng siguro nasa kulang-kulang na kalahating kilo na walang bayad. So ganyan naman talaga dito sa lalawigan, kapag ikaw po ay natulong sa pagbara ng isda, ay sa pagbara tuloy ng isda, pagbara ng bangka, ano, lalong-lalo na samantalahin mo kapag medyo nakita mo na medyo nalubog-lubog, ay medyo ano, yung kumbaga ay medyo malali, lublob, sigurado maraming huli nun. Eh, tumakbo ka na, tumulong ka na sa pagbara. At nang mabigyan ka naman at makalibre ka. Ano. So, karaniwan ho na ganyan ang sistema dito sa, lalong-lalo na doon sa may aming barangay. So, kapag ikaw naman ay tumulong sa pag-alis nung isda doon sa jumper o doon sa, ano nga ang tawag dito, doon sa, ha? Uhayan, kapag ikipag-uhayan o kaya ay yung salambat, aalisin ng isda. Ayun, ay sigurado pong abigyan ka niyan. Siguro hindi mababa ang kung karamihan ay mga 5 pirasong isda. Sigurado na po ang inyong pananghalian. Yan, kung kayo po ay nakatunghay dito sa ating programa, maaari po kayo magkomento. Magkano nga ni po baga ang kilo ng isda sa inyong mga kabarangayan? Minsan din hindi natin masisisi sapagkat inatanong ko rin, ano, ang ating mga mangingisda, lalo na sa aming barangay, talagang karaniwan, mga kapitbahay namin, ay ayan ang pangunahing trabaho. Eh, talagang nareklamo din sa mahal naman po talaga ng gasolina, hindi talaga din natin masisisi. Ano. Pero alam nyo po, I realize, na obserbahan ko din, mura po sa puno yung sinasabi natin na doon sa pag ikaw makuha ng isda doon sa mismo mangingisda, medyo mura po eh, sa totoong buhay. Ang problema nangyayari yung mga, pero sabi ko nga, marami din baka naman masaktan dahil marami din naman kita mga kakilala at karaniwan sa ating mga kapitbahay, ganyan din ang trabaho. Minsan din ay, pero yung mga kapitbahay ko hindi naman, talagang alam ko na sobrang mga mababait yan, lalo na sa inyong lingkod, talagang love na love ko ang aking mga kapitbahay dyan, lalong-lalo na sa Maysitio, Mabukda, Puruksyete, yan. At alam na alam ko naman ang inyong mga pangunahing mga trabaho dyan, mga na talagang naghahanap buhay lamang para kumbaga ay maisulong o maiangat yung isang araw nilang pamumuhay. Pero minsan may mga mapagsamantala, no? Hindi ko sinasabi na sa may mga kabarangayan ko yun sapagkat ako mismo alam ko kung ano ang karakter na aking mga kabarangayan. Pero may ilan na talagang mapagsamantala, ano, kaya nais nating kunin din yung atensyon dahil minsan mura po yung kuha nila sa puno o dun sa mga mangingisda, pero pag dinala na nila sa ibang mga sa merkado o sa mga pamilyang bahay, nagiging sobra-sobra naman yung patong. Kaya sana naman ay kumbaga fair and square lamang sana, ano, para panalo ang lahat. Yan, hello kay kabayang Tony Rogelio na nanonood ngayon dito sa ating live feed. Magandang araw po sa inyo. Gayun din kay Elisa Rodiel, magandang araw. Kasan ka dito sa lalawigan ng Marindu, kay kabayang Elisa? Yan, so yan po ang usapang galunggong. At pagdating naman sa isa pang pinag-uusapan ngayon, ano, sa pang-nasyonal, ito po yung imbis na ayuda sa mga magsasaka, bibigyan na lamang sila ng mga buto, gayon din ng binhi. Wala nga asahang ayuda sa gobyerno ang mga magsasakang nalugi dahil sa pagkasira ng kanilang mga pananim na gulay. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel na sa ngayon, technically ay walang pondo ang gobyerno na pang-ayuda sa mga magsasaka. Naniniwala rin si Laurel na hindi epektibo ang ayuda at sa halip ay mas makabubuti kung bibigyan ang mga ito o ang mga magsasaka ng buto, abono at iba pa. Iginiit pa ng kalihim na kung maaari ay hahanap sila ng paraan para matulungan ang mga magsasaka na siya namang trabaho at mandato ng gobyerno. Kaya sa kasalukuyan ay patuloy ring inaalam kung ano ang maaaring ibigay sa mga ito. Sa ngayon ay pinagsusumikapan umano ng gobyerno na makapagpatayo ng mga cold storage facility para maiwasan ang pagkabulok ng mga ani.
Gayun din ang bilihin ng mga o ang bilhin ang mga sobrang gulay at ibenta ito sa mga kadiwa stores. Umapila rin si Tio sa mga lokal o si Chu sa mga lokal na pamahalaan na tugunan ang oversupply population ng mga magsasaka para sila ang magplano ng produksyon ng mga inaaning gulay ng mga ito. Yan, so medyo malungkot na balita ito ano sapagkat mismo ang kalihim ng kagawaran ng pagsasaka ang nagsabi na hindi umano o walang imbis na ayuda o yung cash prize o cash grant ang ibigay sa ating mga magsasaka ay ang ibibigay mismo sa kanila ay ang aktual na buto o mga binhi ng mga gulay o mga prutas para naman direkta mismo itong maitanim ng mga magsasaka. And somehow maganda naman itong panukala na ito at itong mga plano na ito ano para sa ating mga magsasaka. Pero alam nyo, minsan kung lalagay tayo rin sa sitwasyon ng ating mga magsasaka, dahil marami mga pagkakataon na nag-cover ho ang inyong lingkod sa ilang mga programa ng Department of Agriculture ng pamamahagi ng mga cash grant at talagang tinatanong natin saan nakakatulong, paano nakakatulong itong mga cash grant kahit yan ay mga hindi naman ganun kalakihan o halimbawa na halaga ng 3,000, 5,000, 7,000 to 10,000 pesos, syempre depende yan minsan sa laki po ng ano ay sa laki po ng inyong mga sakahan. Yan. So, o yung mga ektarya ng yung mga lupa na inyong na nakarehistro. So, depende ho yan sa kung gaano kalaki ang inyong mga pinagtatamnan minsan. So, ngayon, kung, pero nilinaw din naman ng kalihim na ito ay para lamang sa mga magsasaka na kung sakasakaling malugi dahil sa pagkasira ng kanilang mga pananim na gulay. Pero medyo broad din yung mga ayong announcement, ano? Kung ito ba'y pangkalahatan na talagang di na magbibigay ng cash grant ang Department of Agriculture sa mga darating na mga panahon o this year, 2024, dahil wala daw pondo na nakalaan para sa kanila. Kaya ang ibibigay na lamang ay ang mga pananim o ang mga binhi o ang mga buto ng mga pananim na gulay o ng mga prutas. At the same time, totoo po yun, ano, kinakailangan talaga na magkaroon ng storage facility. Dito sa Marinduque, kailangan talaga ng storage facility. Well, hindi naman para dun sa mga gulay sapagkat yung mga gulay, nakikita natin sa mga balita, sa halimbawa sa Baguio, lalong-lalo na talagang ang dami dyan na mga minsan ay nabubulok yung mga makailan lamang, mga kamatis, repolyo, talagang nagkakasira sa dami, oversupply. Ano? Ito yung proposal ng agriculture which is supposed to be talagang dapat matagal na po itong ginawa na dapat may mga storage facility sa mga lugar kung saan ay nagpo-produce ng maraming mga ani. Pero dito sa Marinduque, magkaroon din dapat ng storage facility para naman sa mga huling isda. Kaya po ang mahal talaga ng kilo rin ng isda sa lalawigan, mabalik ko lamang, maikonek ko lamang yung ating pinag-uusapan kanina. Sapagkat alam nyo po, ang mahal talaga ng kilo ng isda dito sa Marinduque minsan dahil diretso po, lalong-lalo na kapag marami po tayong mga huling isda o kahit hindi marami, ano? Talagang ang nangyayari ho dito, alam naman niya ng ating mga kababayan, karaniwan kapag may mga huling mga isda dito, tinatakbo na po agad yan sa Lucena. At takbo na po agad sa kabila. Opo, kaya naman pagdating dito, walang tayong mabili ng mga masasarap na magagandang isda. O yung kapag bumili tayo, medyo mahal na. Kasi minsan, makakakita niyo po ha, sa barko, makakasabay mo yung mga... Ang ironic nga, minsan makikita mo tayo talagang pag may mga yung mga huli natin dito dinadala natin naman sa kabila. Tapos makikita mo doon sa mga sa barko mga kasabay mo, mga isda, mga styrofoam din na isda. Papasok naman ng Marinduque. So dapat talaga magkaroon din ng storage facility dito sa Marinduque para kung sakasakali yung mga sobra na isda, dapat yung mga sobra na huli, dapat nalagay lamang yan sa mga storage facility area para naman na kung sakasakali, di meron tayong supply na hindi tayo naubusan dito sa lalawigan at hindi na natin kinakailangan pang mag-angkat mula sa ibang mga lugar o mga probinsya kagaya sa Lucena City o sa Quezon Province.
So yan po, mapaalaala sa ating mga kababayang mga magsasaka. Sabi po ng Department of Agriculture, imbes na ayuda, ang mga magsasaka ibibigyan na lamang ng buto o binhi ng gulay o ng mga prutas. Samantala, ayun naman po sa PAGASA, ano ko, medyo talagang malamig na po mga kababayan. Napakalamig po yan, ang hirap magligo mga kababayan. Itong si Direk Paul mukhang hindi nagligo ay, ano po. So, sabi po ng PAGASA, mas lalamig pa ang panahon sa susunod na linggo. At ayun nga po sa detalye, tinaya ng PAGASA na mas lalamig pa ang panahon sa susunod na linggo. Ayon kay Joey Figuracion, climatologist ng PAGASA, ang kasalukuyang epekto ng panahon sa ngayon ay hihigitan pa ng malamig na panahon sa susunod na linggo dahil sa amihan surge o bumabang temperatura. Sabi po ni Figuracion, itong current na itong kasalukuy nararanasan natin na surge ay maaring mag last in 2 days pa. Bahagyang iinit ulit, tapos meron na naman tayong aasahan na surge in the coming next 2 weeks. So medyo lalamig pa ang ating temperature sa sunod na linggo. Yan po ang pahayag ni Figuracion. Noong January 11 ay naitala ang pinakamalamig na temperatura na pumalo sa 12.1 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, at mababang temperatura na 20.2 degrees Celsius sa Metro Manila, batay sa tala ng Science Garden Quezon City, o base sa tala sa Science Garden sa Quezon City noong January 14. Yan po ang pahayag ng PAGASA. Dito nga sa Marinduque, but actually, kaano ko si Kong kagabi, sabi niya na proud siya kasi nandyan daw siya ngayon. Hi Kong! Nandyan daw si Kong sa kanyang, napakaganda po nito. Ito ang bagong Cafe Tanawin by Amara sa barangay Bangwayin. Talagang nag-viral ito kagabi. Nag-viral dahil nakita, nasaksihan ng ating mga kababayan kung gaano kaganda ang bagong gawang Cafe Tanawin diyan sa barangay Barangay Bangwayin at Torrijos Marinduque. Yan po ay inaasahan. Ito, ayun mismo kay Kong. Kung pwede ko lang i-share. Of course, proud na proud si Kong sapagkat nag-enjoy siya ngayon dahil dyan daw ngayon ay naglalaro sa 20 degrees. Napakalamig ngayon. At talagang dyan daw nag-stay ngayon si Kong relax muna. At talagang true enough, sabi ko, talaga naman Kong, pag ikaw ay nandyan, talagang parang fulfilled ikaw for sure, dahil talagang makakalimutan mo ang mga problema kapag siguro pag ako yun medyo stress, kapag pagod na talaga, alam mo ang aking go-to place ay ang camping site namin sa may camping site ng mga kaibigan ko, hindi ako pag-aari pala, baka mamali kayo, ay ang camping site doon sa may pulang lupa, dyan ho kami talaga nag-relax with coffee or with beer. Yan. So, asahan pa po, hindi ko alam kung itong mga kasama ko dito ay nagligo. Sir Abodi, nagligo ka baga? Dahil ako kanina, parang ayoko magligo talaga sa sobrang lamig. Ang lamig po ngayon, ang lamig sa Marinduque. Kaya naman talagang yung mga medyo mahihina ang immune system, lagi po kayong magdala ng mga pananggalang o ng jacket, at lalo-lalo na minsan talagang nung pagpunta ko nga ni nagkagabi pala habang ako'y nandito sa studio, ay talagang bumuhos ang malakas na ulan. And sabi rin ni Direk Jobs kanika gabi, pag-uwi daw niya ay talagang bumuhos naman ang ulan sa kanilang bayan, sa bayan ng Gasan. So talagang kayo po ay laging magdala ng anumang pananggalang sa inyong mga katawan para naman po maiwasan natin ang pagkakasakit dahil sa panahon ngayon ay talagang dapat maiwasan natin ang magkaroon ng karamdaman. Mahal na nga po ang bilihin, mahal pa ang gamot. At bawal na bawal talagang magkasakit.
Okay, maraming salamat po pala dahil ako po ay nagpabakuna ng anti-pneumonia for 5 years po ito. Salamat po sa RHU Mugpog. Sapagkat ang inyong lingkod ay nabigyan ng bakuna para sa anti-pneumonia. Oo, si Nurse Irvin, salamat sa pag-asikaso sa inyong lingkod. And may nagkomento dito. Sabi ni Kabayang Rainier Libios, lalo na pag malakas yan. Ano ibig sabihin ni Kabayang Rainier? Sa lahat po ng mga kababayan natin na nakatune in ngayon dito sa ating programa, magandang araw po sa inyo. Saang lugar po kayo nanonood? At maraming salamat po sa pagtutok sa atin pong mga kababayan din dyan sa television, sa Lucky 7 Channel 3, dahil dumarating po tayo sa tahanan natin mga kababayan sa Bayan ng Buwak, dito po sa Bayan ng Gasan, at sa Bayan po ng Mugpog. Oy, maraming salamat din kay Mayor Army de la Cruz Carrion. Pasensya na, Mayor, ay talagang inaintay ko ang iyon namang reply kagabi. Ay dahil sa hindi ko nabasa agad ang iyong reply, nakatulugan ko, hindi ako nakapag-alarm, kaya late na ako nagising. Si Mayora pa naman ay lagi po yung nag-jogging kada umaga, at talagang yan ang sexy ng ating Mayor Army de la Cruz Carrion. Yan, gayon din ang atin pong Governor Presbyter Velasco Jr. ay ating binabati, at ang atin pong Congressman Lord Alan Velasco na talagang nag-enjoy sa Cafe Tanawin dyan by Amara, dyan po sa Barangay Bangwayin. Just enjoy, Kong, you deserve that. And then ang ating Vice Governor Adeline Lynn Angeles, na kamakailan ay pinangunahan ang isang pagpupulong para naman sa Red Cross Marinduque Chapter, dahil ang atin pong Vice Governor Lynn Adeline Angeles din ang kasalukuyang tumatayo na chairperson ng nasabi pong organisasyon o ng Red Horse. Nako, napapaghalata na mahilig sa Red Horse. Joke lang. Na ang pangulo din po ng Red Cross Marinduque Chapter. Napaghalatang mahilig ako sa Red Horse. Ano? Joke lamang po. ng Red Cross Marinduque Chapter. So nakita ko pinangunahan niya yung pagpupulong ng mga miyembro topesyales ng Red Cross Marinduque Chapter, Philippine Red Cross Marinduque Chapter, para naman alamin ano-ano yung mga major, yung mga accomplishments na nagawa nila sa nakalipas na taon, at ano-ano yung mga inaasahan pa mga proyekto at programan isasakatuparan ngayong taong 2024. So congratulations po dyan, Vice Governor Lynn Adeline Angeles. Ngayon din po, atin ding nais na i-congratulate ang Kalutang Telecommunications Group ng Bayan ng Gasan sa kanilang pagdiriwang ng ika-anim na taong anibersaryo. Congratulations po, at maraming salamat sa pagbibigay serbisyo publiko sa lahat ng mga volunteers, lahat ng mga kawani, o lahat ng mga miyembro at mga opisyal ng Kalutang Telecommunications Group. Salamat po, at kayo ay nagiging katuwang ng atin pong pamahalaan sa pagsisiguro ng kaligtasan at pag-rescue sa ating mga kababayan kung kinakailangan ng tulong buhat po sa inyo. Samantala, ayon po sa DOH, ang DOH ay muling nagpaalala sa mga sakit kapag panahon ng El Nino. Patuloy nga po na nagpapaalala ang Department of Health, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan, sa kabuuan, and especially dito sa ating lalawigan ng Marinduque, dahil kapag panahon ng El Nino, talagang nararanasan ho natin ang pwede tayong makapag-acquire ng iba't ibang mga uri ng sakit, lalong-lalo na po yung kapag masyadong mainit, heat stroke po ang katumbas niya. Muli po nagpaalala ang Department of Health hinggil sa mga sakit na nauuso kapag panahon ng El Nino. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, isa ang heat-related illnesses sa dapat bantayan ng publiko, kung saan maaaring makaramdam ng heat exhaustion at heat stroke ang isang tao kapag nabibilad ito sa matinding sikat ng araw. Maaari rin na ma-dehydrate ang isang tao at magkaroon ng
sunburn. Maliban dito, uso rin tuwing El Nino ang mga sakit na nakukuha sa mga panis na pagkain dahil madaling masira ang mga pagkain sa sobrang init ng panahon ayon pa sa kalihim. Dagdag pa ni Herbosa, posible rin ang mga waterborne illnesses dahil maaaring mapasukan ng E. coli at mikrobyo ang mga butas ng water pipes na exposed sa matinding heat pressure. Sinabi pa ng kalihim na kapag panahon ng El Nino, isa rin sa binabantayan ng ahensya ay ang dengue outbreak, lalo na't nag-iipon ng tubig sa malalaking drum ang mga tao kung saan pinangitlugan ito ng mga lamok o pinangitlugan ng mga lamok ang mga naturang drum na walang takip. Inaasahan naman ng DOH na titindi pang epekto ng El Nino sa buwan ng Abril at Mayo, batay na rin sa anunsyo ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o ng PAGASA. Po kaya po sa lahat po ng ating mga kababayan, panawagan, paalala, kapag kasunod po ng magandang panahon na nararanasan natin ngayon, yung malamig, for sure, matinding init naman ang kakaharapin natin sa mga darating po ng mga buwan, lalo na pagsapit ng buwan ng Mayo o ng buwan ng Abril. Oh, by the way, maaga po ngayon ng ang Holy Week ngayon. So alam naman natin na kapag Holy Week ay dinadagsa ang ating lalawigan ng mga turista at mga kababayan, mga balikbayan, nating mga kababayan na naisaksihan ng ating pamoso na Moriones Lenten Ride. So, yan po, sa ating mga kababayan na nakatunin po ngayon dito sa ating programa. Magplano na po agad kayo. Magplano na po agad kayo para naman na yung inyo pong mga vacation leave, at the same time yung mga fare kung galing kayo sa ibang bansa, yung mga air ticket fare po ninyo ay ma-book nyo na po ng mas maaga, dahil ang atin pong Moriones Lenten Rides ay magsisimula parang last week po ng kung hindi po ako nagkakamali ay mga Marso 22 po ata yan, pero mga last week ng March yan po ang ating pagdiriwang ng Moriones Lenten Rides. Samantala mga kababayan, bigyan daan lamang po natin ang ilang mga patalastas bago tayo magpatuloy sa ating erguhan at balitaan.
Bakasyong grande ba para sa tropa at buong pamilya? Tara na sa Malindig Skies and Seas Hotel na matatagpuan sa Isosa Street Corner, Salvation Street, Barangay Tres Poblacion, Buena Vista, Marinduque. Mabusog sa kanilang masasarap na pagkain sa kanilang restaurant. At hindi lang yan, easy to explore na rin ang iba't ibang tourist destination sa Marinduque. At huwag nyo rin kalimutan ang kanilang rooftop deck kung saan pwede mong i-enjoy ang 360 degree view ng buong bayan. Kasama na ang scenic Mount Malindig at ang makapigil hiningang coastal shore ng Buena Vista. Para sa reservation at katanungan, pwede silang tawagan sa telepono bilang 042-332-2463 or pwede rin mag-email sa kanilang email address at malindigskiesandseas@gmail.com or mag-message sa kanilang Facebook page. I-book na ang inyong dream vacation ngayon. Tara na at magtungo sa Malindig Skies and Seas Hotel, your gateway to unforgettable journey. Your adventure begins here. Kumusta ka, kabayan? Hinihintay na po kayo ng bagong gawa at napakagandang beach resort na matatagpuan sa Barangay Kabuyo, Turihos, Marinduque. Mabango at malinis ang mga guest room. Malapit sa tabing dagat at may mga dampang pwedeng tambayan. Ang mga chikiting sa swimming pool ay tiyak mag-e-enjoy. Tara! Tuloy po kayo sa Bagasbas Hotel and Beach Resort. For inquiry and reservation, please call 0968-419-3337 o kaya ay sa 0915-588-5430. Pwede rin bisitahin ang aming Facebook page. Hanapin lamang ang Bagasbas Hotel and Beach Resort. At muli po tayo nagbabalik sa atin pong programa. Ito po ang Erguhan at Balitan. Makipagkwentuhan po kayo sa akin, makipag-erguhan po kayo sa akin. Habang inaalam po ninyo o nalalaman po ninyo ang iba't ibang mga balitang may kaugnayan dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. At sa pang-wakas po na ating balitaan, ito po yung pag-iigpit sa mga rider na walang lisensya. Sinimula na po dyan sa Kahidyukan sa lalawigan po ng Romblon. Ipinagutos po ni Mayor Marvin Greggy Plamos ang paghigpit sa ilang batas trapiko sa bayan ng Kahidyukan simula nitong Lunes, Enero 15. Sa isang panayam, sinabi ni Mayor of Ramos, should I say, na inatasan niya ang Kahidyukan Municipal Police Station na bigyan ng citation ticket ang lahat ng mga mahuhuling nagmamaneho ng walang lisensya at lalabag sa ilang batas trapiko na ipinatutupad na sa kanilang bayan.
Anya alinsunod dito sa ordinansang ipinasa ng kanilang sangguniang bayan para masigurong ligtas ang mga kalsada ng kanilang lugar. Dahil sa pagpapatupad ng bagong kautusan, nagmisulang ghost town ang ilang mga kakalsadahan o ang mga pangunahing kakalsadahan sa bayan po ng Kahidyukan dahil sa pagkaunti ng mga nagmamaneho ng sasakyan. Anya, sa unang araw ng pagpapatupad ng kautusan ay may halos sa nasa 80 violators ang nahuli ng mga miyembro ng kapulisan at pinagmulta ito ng 200 pesos. Kaugnay nito, inaasahan na sa darating na Enero 23 hanggang 25 ay magsasagawa ng mobile caravan ang Land Transportation Office sa bayan para bigyang pagkakataon ang mga residente na gustong kumuha ng lisensya ngunit walang panggastos na pamasahe patungong Tablas sa isla para kumuha ng permit. Dito naman po sa ating lalawigan, inakapanayam ko nung Lunes ang atin pong OIC District Head ng Land Transportation Office dito po sa Buac District Office na si Mr. Leonard Gabuna, kung saan ay mapatuloy din po ang isinasagawa na paghihigpit ano, at yan naman daw po ay continuous nilang ginagawa. Ang monitoring at the same time ay ang pagpapaalala at panguhuli sa atin pong mga kababayan na nagmamaneho, sa mga motorista na nagmamaneho ng walang dalang lisensya. At the same time ay meron pong mga binigyan na rin umaasa sila na ang ilan sa mga barabarangay, lalo-lalo ng mga kapitan po ano, mag-propose din po sa kanila para yun pong tinatawag naman po na theoretical driving course o TDC ay isagawa po sa inyong barangay para hindi na po rin napunta ang inyong mga kabarangay diyan po sa dito sa Kapitolyo para kumuha po ng TDC. At the same time, hindi na po sila magbayad sa mga driving school na medyo may kamahalan naman talaga. Kung ang TDC initiative ng both ng Land Transportation Office at ng atin pong mga barangay officials, request po ninyo o ng LGUs, wala na pong gagastusin na ating mga kababayan at tiyak makakakuha po sila ng karampatang theoretical driving course. Kung makakompleto nila ang theoretical driving course and eventually makapag-apply na sila ng para sa practical driving. Oh, by the way, yung mga gusto pong mag-drive naman ng four wheels, makipag-ugnayan po kayo sa TESDA sapagkat ang TESDA po ay meron silang NC2, yung driving course nila. Wala na po kayong babayaran dyan, libre pa. Meron pa nga minsan na ano yan, ay meron pang allowance minsan. So, for sure, makakakuha kayo ng sabi nga po ay ng lisensya na wala na pong masyadong babayaran. Pero pag kumuha na po kayo ng student permit, dyan na po may babayaran. Tsaka ng medical certificate, yan. May mga karampatan na po kayong mga babayaran. So, hindi ko lang po alam kung magkano ang inyong mga babayaran pagdating po sa pagkuha ng medical certificate at the same time ng inyo pong student permit. Pero hindi naman po ganun kamahalan for sure yan. Kung gusto naman po ay di may paraan at magagawa niyan ng karampatang kaparaan. Maraming salamat po pala kay Cindy sa Diwa. Keep safe always sa mga kababayan, lalo na sa pamilya ko sa bayan ng Gasan, particular sa barangay ng Pinggan. Oy, maraming salamat po sa inyong pinadala na 20 stars. Wow, thank you so much po, at may 20 stars ang Erguhan at Balitaan ngayong umaga. Yan, sayan po ang mga kabuuan ng ating mga balitang nakalap ng pinagsanib ng pwersa ng Marinduque News Network at ng Philippine Information Agency Marinduque Information Center. At kayo po ay akin ding nais na batiin ang ating mga kababayan na nakatune in po ngayon. Yung mga nagpa-shoutout, pwede po kayong magpaabot ng inyong mga mensahe sa ating comment section box para naman po ma-shoutout ko din po. Hi kay Renato Mitiam this second. Good morning DJ Myong, nanonood siya live na live. Napakalamig diyan sa inyong barangay ano. Nakita ko pati ang inyong mga alagang aso at yung alagang pusa, yung inakumutan, ha? Renato Mitiam, kailan kita magka-camping ulit? Yan yung background na po na gamit ko ngayon. Ito po yung Buwak Neo Centennial na talagang gustong-gusto kong gamitin as background. Oy, premium award ang binigay. Dahil dyan may premium award si Cindy sa Diwa. Maraming salamat po sa inyo.
Ano pa ba ang ating mga dapat talakayin, mga may init na pinag-uusapan sa probinsya sa mga panahon na ito? Oh, by the way, special shoutout din and belated happy birthday kahapon sa General Manager ng Marelco, kay Engineer Gaudencio Sol, na ayon kay Governor Presbyter Velasco Jr. sa napakinggan ko sa kanyang programa kahapon sa Presby with Love, ay nalalapit na o tapos na ba ang termino niya bilang General Manager ng Marelco. So inaasahan na magkakaroon po tayo ng bagong pinuno o ng hepe ng Marelco sa mga darating po na mga panahon. So congratulations, happy birthday, and sa lahat ng mga accomplishments mo na ginawa sa Marelco, sa pagpapaganda at pagpapabuti ng ating ng organisasyon, congratulations po sa inyo. Bagamat nararanasan po natin ang mga mangilan-ngilan na pagkawala ng supply ng kuryente dito sa probinsya, pero kung titingnan po natin yan sa kabuuan, noong dumating naman si Engineer Gaudencio Sol bilang General Manager ng Marelco, talagang sobra naman po talaga ang brownout, at talagang ang dami niyang binago, ang dami niyang ginawang inayos, in-improve sa organisasyon, yung muntik-muntikan ng yung mga nawawalan na yung mga hindi nababayaran na mga bill ng Marelco, natugunan niyan, at actually nakatanggap nga ng iba't ibang mga award o pagkilala ang Marelco dahil sa pamumuno ni Engineer Gaudencio Sol. So sabi nga natin, minsan talaga ay manakanaka o mangilan-ngilan na mga natatala ng mga brownout, pero sa kabuuan ayaw ko mang ikumpara ang Marinduque sa pangit na serbisyo, pero kung susumahin naman po ang brownout naman po dito sa Marinduque ay hindi naman po natagal ng sobra-sobra, maliban na lamang doon sa mga schedule dahil may mga inaayos nga ni po. Pero kung halimbawa may brownout po dito na unscheduled, ayan naman po ay mabilis lamang nilang nare-resolve. Hindi ka parehas nung ako'y bata-bata pa at talagang naabot ng ilang oras at ilang araw ang brownout na nararanasan natin. Pero kung ikukumpara sa ibang mga probinsya, ay mas malala yung problema nila sa supply ng kuryente. Pero sabi ko nga po, ayokong ikumpara ang lalawigan sa mga pangit na serbisyo, bagus na is kung ikumpara sa magandang serbisyo. Gayunpaman, ating sinasaluduhan at pinasasalamatan ang ating liderato, ang pamumuno ni Engineer Gaudencio Sol. Sapagkat kung kititingnan nyo lamang po mga kababayan, medyo mag-ano rin tayo. Please always be fair. Kung tayo ay minsan sa ating mga kababayan ay bumabatikos, tingnan din natin ano ba yung mga kagandahan at kabutihang nagawa nila para sa atin. Ano-ano ba yung kagandahan at mga kabutihang nagawa nila sa organisasyon? Kung titingnan nyo po, mula sa maraming pagkakautang ng Marelco nung bago pumasok si Engineer Gaudencio Sol, yan po ay nabayaran ng Marelco, at as a matter of fact, yan po ay nabigyan nga ng iba't ibang mga pagkilala at kinilala dahil sa magaling na pamamalakad at pamumuno ng kooperatibo o ng Marinduque Cooperative, Electric Cooperative o ng Marelco. Yan, by the way, maraming salamat din po kay Miss Aline Matimtim Angeles sa inyo pong pinadala na stars sa aming programa sa Marinduque News at sa Erguhan at Balitaan dito po sa MNN, kasama po ang ating Philippine Information Agency. And at the same time, sa lahat po ng nanonood dito sa ating programa, magandang araw po sa inyong lahat. Oras muna sa Pilipinas at sa buong kapuluan, 3 minutos makalipas ang alas 12 ng isang magandang tanghali. Kaya tayo po ay pansamantala na magpapaalam para bigyang daan naman natin ang ating isang maganda at masarap na pananghalian. Magkakitaan at magkarinigan po tayo mga kababayan sa kaparos na oras sa timpilan sa darating po na Biyernes. A special shoutout din po sa Mayor ng Buenavista, Mayor Bong Shena, at sa lahat po na bumubuo sa ating mga kawani ng pamahalaang, lokal na pamahalaan ng Buenavista, at sa lahat ng mga maumayan ng Buenavista sa inyo pong nalalapit na kapiyastahan sa January 19. Piyesta po ito ng Santo Niño. Tapos ay mag-birthday din po ang aking kapatid na si Tita Babes Mataak. Happy birthday, my dear sister. And thank you so much sa lahat ng iyong pagmamahal sa kay ama, kay nanay, sa ating mga kapatid, kay ate,
kay Tito JB, kay Tita Laga, at salamat sa lahat ng binigay mo na tulong para sa amin dahil sa iyo ay napagaan ang buhay natin. Ano? So, happy birthday, Tita Babes, and see you soon. And sabi pala, gusto ko rin batiin din ang mga taga-ESTI na pumunta ako dyan nung kamakaraan, nung nakaraang araw, ay nagpapabati din ang lahat ng mga opisyales ng ESTI sa pamumuno ng kanilang presidente na si Tito or Engineer Larga. And si Tito Lori, si Tita Lori, ano? Lori Lee? Yan. So, ito pangalan ni Tita, ayun, yung Vice President nila. Alright, pansamantala na po ang magpapaalam sa pamamagitan po o sa bahagi po ng technical na kasama natin, si Miss Saisa Marciano, ang ating dalawang director, Direk Jopit Lumagbasan, Direk Christian Paul Villaruel, and of course, ang ating writer slash specialist for creative slash senior photographer slash videographer slash may sakit ngayon, Mr. Abodi Magdalita, and of course, Mr. Santino Latorena, and si Mr. Emmanuel Asperas, Mr. Adrian Rosales, at amin po ang Regional Director ng Philippine Information Agency, Dr. Luis Cueto. Kami po ay ako po ay pansamantala magpapaalam. See you on Friday. Dahil ito po ay ang programa natin ay MWF. Kapag Monday naman po ay ang kapihan sa PIA. And Wednesday, Erguhan at Balitaan hanggang was Friday. Kaya lagi po kayong tumutok, at kung may mga gusto kayong pangapagbati, i-commento nyo lamang po sa ating comment section box. Bye-bye everyone! Ito po si Romeo Mataak Jr. at sa maraming salamat sa inyong pagsama sa ating Erguhan at Balitaan.